tayong lahat, may kanya-kanya kung paano tayo tinawag ng Diyos. Yung iba, maaaring tinawag sa pamamagitan ng karamdaman, nung wala nang mapuntahan, mapit sa Diyos, katulad ng kwento sa Bible, na 12 taong dinurugo, ang babae na napuntahan na lahat ng manggagamot, subalit di mapagaling, nung siya ay lumapit sa Diyos, ay siya ay gumaling. Maaaring yung iba, sa pamamagitan ng kawalan, kahirapan, nung walang-wala na siya, saka siya lumapit sa Diyos. Ako naman mga kapatid na iba, sa pamamagitan ng awit, dito naman po ako tinawag. So, i-share ko mga kapatid. Isang araw, nag-aabang ako ng jeep sa harap ng simbahan. Taong 90s, araw ng Friday. Habang ako'y nag-aabang, narinig yung kantahan, awitan sa loob. So po ako'y nanatili ng ilang sandali hanggang matapos yung kanilang awitan. Then pagkatapos, miss na ako. Sakay na ako ng jeep. At sumunod na Friday, ganun na naman habang nag-aabang ako. Narinig ko na naman. Ang gaganda kasi yun ang mga boses ng mga choir. So aliw na aliw ako. At pagkatapos ng awitan, alis na naman ako. Sa pangatlong pagkakataon, habang ako'y nakikinig, sabi ko sa akin, sarili, ano kaya ginagawa niya sa Lord? Sabi ko, papasok na ako pagkatapos ng kanta. Then, pumasok ako sa loob nung matapos yung awitan. At may isang preacher doon na nangangaral ng salita ng Diyos. At sa may part, sa healing na kung saan nakatayo ang lahat at nakataas ang kamay, nakatikit ang mata. At ang sabi ng preacher na ito, kayong mga anak na may galit may sama ng loob sa inyong mga magulang, kahit anong gawin ninyo, kung wala inyong mga magulang, wala kayo sa mundong ito. Kaya kung may galit man kayo, may sama kayo ng loob, alisin na ninyo yan. Magpatawad. Alam niyo mga kapatid, habang nakapikit ang mata ko, nakataas ang aking mga kamay, hindi ko namamalayan, tumutulo na yung aking luha. Bakit? Sapagkat ako po yung umalis sa aming lugar, mayroon po akong galit at nikim-kim sa manandog sa aking tatay. Sumalangit na po ang kanyang luha. At nung oras din na iyon, tinamaan po ako ng salita ng Diyos at nung oras din na yun, ang wika ko sa aking sarili, patawa. Ano man ang nagawa ko, pinagsisisihan ko nung oras din yun. So yun mga kapatid, sa ganung paraan, ako tinawag. At alam nyo, ang salita ng Diyos, napakabisa, ito talaga yung salita ng Diyos ay nagpapabago sa ating buhay. Share ko lang mga kapatid. Sabi ng Hebreo, chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa limang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip binabalak ng tao. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, napakabisa. Pag ito'y tinanggap, iba yung kapayapaan ng ating mararanasan. Kaya, mula ng araw na yon, mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan, hindi na po ako umalis paglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, pagtugtog ng gitara. Hindi man po ako ganun kagaling tumutugtog o umawit, hindi naman yun ang tinitingnan ng ating Diyos. Nakatingin siya sa atin, sa ating puso, at kung paano ba natin inaalay ang ating sarili sa Kanya. So, sinishare ko po ito mga kapatid, sa
sapagkat sa ganitong paraan ako tinawag ng Panginoon. Sa mga kapwa lagi at sa iba pa, ano man ang ating ginagawa, tuloy lang natin, masaya tayo. Uy, masaya tayo. Kumawit, pakanta-kanta, pero isa lang ang gawin natin, sentro ng ating buhay, ang ating Diyos at ang kanyang salita. Saan man tayong lupalop ng mundo, naroon, basta kasama natin ang Diyos, may kapayapaan tayo. Amen?